Napakaganda po nitong kasabihan na nabasa ko. The worst enemy is memory. The worst enemy is memory. Isa sa mga pinakamatinding kalaban natin ay yung alaala natin. That is why it is important to choose what you should remember in your life. Hindi mahalaga na alalahanin mo, tandaan mo ang lahat. Pick only the most important thing to remember because your memory could become your enemy. Di po ba kayo mga may cellphone, may computer, pag puno na yung memory, hindi nagagana, titigil yan. Di po ba? Naalala ko nung minsan, pagkatapos ko magbigay ng talk, itong mga tao, dagsa, lumalapit sa akin, nagpapapicture. Itong isang ali, nakatabi ko po, selfie na ng selfie. Kaya lang napansin ko, kahit napindot na siya ng pindot, ang tagal po eh, hindi umaalis sa tabi ko. Pindot na ng pindot, eh hindi naman nagka-capture. Tapos nabasa ko dun sa cellphone niya, memory full. Eh naawa ko, sabi ko, Nay, puno na po yung cellphone niyo. Magbura muna kayo kung gusto niyo mag-picture. Napansin ko po, binuksan yung kanyang photo gallery. Alam niyo po kung ano yung binura niya? Yung picture ng asawa niya. Mas mahalaga pala yung picture ko nandoon sa cellphone niya kaysa doon sa picture ng asawa niya. Hindi po ba? Pero totoo, pag punong-puno ka na ng memory, hindi ka magfa-function ng mabuti. Amen? Hindi mo kailangan isipin ang lahat. Yan yung sakit ng mga overthinkers. Kaya hindi makatulog. Kaya hindi payapa. Kaya hindi sila masaya. Napakarami ng iniisip. At pag marami kang iniisip, napakabigat ng iyong ulo. Napakabigat ng iyong buhay. Remember only the most important. Remember what is the most essential in life. Pick only that memory that could help you, benefit you, make you happy. And what should we remember in our life? Ano ba ang pinakamahalagang tandaan natin? Ang katotohanan. The truth, that is the one memory, the one thing that we should not remember in our life. And what is the truth? Ano po ang katotohanan? Ito po, pakinggan nyo to. Tandaan nyo, huwag nyo kalimutan. God is love. Amen? And God loves you. Tandaan nyo po yun. Huwag nyo kalimutan. Ano man ang nararanasan mo, lalong-lalo pag may problema ka, lalong-lalo na pag marami kang inaalala, pag mabigat na ang buhay, pag gusto mo ng sumuko, remember the truth. God is love and God loves me. At ano daw po ang itsura, larawan ng pagmamahal ng Diyos? Dalawa, nabasa natin sa pagbasa. From the book of Isaiah, God is like a loving mother. Ang Diyos ay isang ina. At sino daw ang isang ina? Hindi siya nakakalimot. Dahil ang ina at ang anak minsan sa buhay nila, isa. Amen? Di po ba kayong mga ina? Nararamdaman niyo po yan eh. Yung tinatawag nilang motherly instinct. Pag may sakit yung anak nyo, pag may problema yung anak nyo, anong sabi ng mga babae? May kirot sa dibdib. May kirot sa puso. Pag hindi pa umuwi yung anak mo, hating gabi na, di ba hindi kayo makatulog? Palagi nyo tinetext, palagi nyo hinahanap, tinatawagan nyo. Sino bang ina ang nakakalimot? Lalong-lalo na pag ang isang ina mapagmahal, hindi makakalimot yan. At pag ang isang ina mapagmahal, mabuti, ibibigay niya ang lahat para sa ikabubuti, ikasasaya ng kanyang anak. Amen? Maniwala tayo ng lahat na nangyayari sa ating buhay para sa ikabubuti natin. Hindi tayo kinalimutan ng Diyos. Lahat ng tinatanggap mo, para sa'yo yan. Para sa ikasasaya mo, para sa ikapapayapa ng iyong kaluluwa. Hindi magbibigay ng isang bagay na masama ang isang magulang. Amen? Remember that God is a loving mother who never forgets. Kahit nakalimutan mo ang Diyos, hindi kanya makakalimutan. Kung paano, minsan, nakakalungkot, marami sa mga anak, marami sa mga bata, nakakalimutan ang mga magulang. Amen? Pero di kailanman makakalimutan ang isang magulang, kanyang anak. Amen? But secondly, according to the Gospel of St. John, God is a loving Father.
ang Diyos din ay isang mapagmahal na Ama. At sino daw ang Diyos Ama? Hindi tumitigil na nagtatrabaho. Hindi tumitigil na gumagalaw. God is always at work for our salvation, for our benefit, for our good. And that is a good news, hindi po ba? Pag hindi mo na kaya, tandaan mo, gumagalaw pa rin ang Diyos. Pag suko ka na, alalahanin mo, ang Diyos Ama may ginagawa pa rin. Pag litong-lito ka na, huwag kang mag-alala, may ibibigay pa rin ang Diyos sa iyo. Hindi tumitigil ang Diyos dahil ganyang kanya kamahal. Kaya nga, bakit pa tayo mag-aalala? Bakit pa tayo mangangamba? Kung pinapahayag sa atin, nakakamangha, napakaganda. Tumigil ka man, sumuko ka man, umatras ka man, pagtatanggol ka ng Diyos, hindi titigil ang Diyos. Magpapatuloy ang Diyos para sa iyo. Amen? Tanungin mo ang iyong sarili. Ano ba yung mga naaalala mo? Mabuti ba o pangit? Nakakatulong ba sa iyo? Nakakasama? Parang sa cellphone, parang sa computer, pwede nating i-delete yung mga yan. Alisin mo, bitawan mo, at isa lang sana dapat. Huwag mong kalimutan, isa lang dapat ang iyong hawakan, kapitan, na ang Diyos kapagmahal, na ang Diyos mahal ka. Ulit-ulitin mo ang katotohanan na yan at sana maramdaman mo ang tuwa, ang saya at kapayapaan.